balitang boxing ba ang gusto mo malaman at mga boksingero ang pinag-uusapan. Good news po para sa world title challenger na si Michael Hatton Spicy Dasmariñas. Bagamat niyang nabigo sa kanyang huling laban kontra kay Naoya Inoue, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang karera. Pero sa pagkakataon pong ito ay hindi na sa bantamweight division. Na ayon nga po sa kanyang promoter-manager na si Ginoong Art Moniz, pigado at hindi na niya maipakita ang kanyang buong potensyal sa timbang na ito. Ang target ng araw pong weight class ngayon ng 5'7 Bicolano Boxer ay sa super bantamweight. Ang plano nga umano ng kanyang kampo ay palabanin siya sa December 4 kontra kay former world title challenger na si Ernesto Saulong. At dahil comeback naman at hindi naman kailangang mabigla, sa halip na kunin agad ang super bantam limit na 122 pounds, baka sa catchweight na lang daw munang 124 pounds, sila magtatapat. Samantala, matapos pong maglabas ng mandato ang WBC para huwag mawalan ng activity si WBC champion Nonito Donaire, kung saan magiging mandatory challenger niya si interim champion Raymart Gabalio dahil nga baka walang maayos na unification bout para sa kanya. Ang WBO naman ngayon ang naglabas ng mandato. Ayon naman sa kanilang organisasyon, bibigyan umano nila ng 20 araw ang kampo ni WBO bantamweight champion Gianriel Casimero at ang number 2 contender na si Paul Butler para pag-usapan ng mga detalye ng kanilang laban. Ngayon kung sakali po na walang mapagkasunduan ang dalawang kampo, dito na po papasok ang WBO para magsagawa ng purse bid. Bale, ito nga pong si former IBF bantamweight champion Paul Butler ay hawak ng MTK Promotions, habang ang kasalukuyang WBO champion naman na si Cuadro Alas ay hawak ng MP at TGB Promotions. Kaya kung sino nga ang mas mataas ang kayang ilabas na pera para makuha ang laban, siya ang masusunod sa kung saang network ilalabas ang laban. Kaya posible po na bumalik na naman sa United Kingdom sa pangatlong pagkakataon ng WBO champion kung sakali na sila Paul Butler ang manalo sa bidding. O kaya naman kung magkukusa ang mga promoter ni Cuadro Alas na magparaya. Matatandaan nga po na sa unang laban ng ating kampiyon sa UK, pinabagsak niya ang Noy undefeated pa na si Charlie Edwards para madepensa ng kanyang IBF flyweight belt. At sa kanya namang pangalawang paglaban doon, nagawa naman niyang i-upset ang WBO bantamweight champion na si Zulani Tete sa loob lamang ng 3 rounds. Ngayon dahil po sa mga mandatory fights na ito, ang unification sa pagitan ni Nonito Donaire at Gianriel Casimero ay mukhang mas magiging mahirap. Dalawa na po kasi ang kailangan nilang bigyan ng step aside fee kung talagang gusto na nilang magkaharap. Ang mga mandatory fights nga rin sanang ito ay naiwasan kung sakali lang na hindi nakaabot sa napakalaki ng impluensya sa boxing na si Al Haymon, na di umano ay tumanggi si WBO champion Cuadro Alas para labanan si WBC champion Nonito Donaire. Nanilinaw naman ng taga Leyte na wala umano yung katotohanan dahil sa katunayan nga raw ay wala naman talagang umabot sa kanyang kontrata. Well, in fairness nga naman sa WBO champion dahil lagi naman niyang sinasabi na dalawa lamang ang kanyang gustong labanan. At ito nga ay sina WBC champion Nonito Donaire o kaya naman si Unified IBF at WBA champion Naoya Inoue. Dito naman sa fight update ni Carl James Martin, October 26, yan po ang tentative date ayon sa kanyang kampo para sa kanyang ring return. Bali ang 17-0 Ifugo boxer nga pong ito ay huling sumampa sa ring noong February nang talunin niya via 5th round KO ang Bukidnon boxer na si Joe Tejones. Sa ngayon, ito pong si Wonderboy ang kasalukuyang number 1 contender para sa Philippine Super Bantamweight Belt na hawak ng mas veteranong si Mark Anthony Geraldo. At sa katunayan nga po, dalawang beses na silang muntik magharap. Ang una nga po ay noong Marso kung saan nagka-injury si Geraldo at ang pangalawa naman ay noong Mayo 29 kung saan inabutan sila ng restriction. Maging nga ang October 26 ay hindi pa rin sigurado dahil baka may restrictions pa rin para magsagawa ng event gawa nga nitong pandemic. Kaya dagdag ng manager at ate ni Carl na si JL, kung sakali umanong ganun ang mangyayari, posible na kesa sa NCR nila palabanin ng kanyang kapatid, doon na lang sila sa Mindanao. Para naman sa makakalaban ng undefeated Pinoy prospect, ang priority pa rin nila ay ang makaharap si Geraldo para patunayan na isa siya sa pinakamatinding pambato ngayon ng Pilipinas sa Super Bantam. No choice nga rin ang tanging nakapagbigay ng talo kay IBF Super Flyweight Champion Jerwin Angkahas na si Geraldo. Ayon po kasi sa Games and Amusements Board, hanggang Nobyembre na lang ang palugit nila sa kanya. Kung hindi pa rin niya lalabanan si Martin, mapipilitan na silang tanggalin sa kanya ang belt at si Wonderboy ay itatapat na lamang sa kung sinong kagaya niyang top-rated Filipino super bantamweight na available at gustong pumalag sa kanya. Bro!
prodigy, balitang Pinoy, Pinoy.